natin eh. So itong setup na to is pang off-roading. Yan, nag-off-road na tayo ngayon. Right, so kung napansin nyo, kakaiba yung setup natin ngayon ng helmet. Kita yung tagiliran. Kita yung pisngi ni Tiger Bugs. Yan, ako, mukhang napapadalas tayo ng off-roading ah. Right, so medyo parang pang-enduro. Pang-enduro sport ang ating helmet ngayon. Actually, pang-motocross talaga itong helmet ko. Pero yung motor ko, Honda Click, syempre, yan. Pero nung simula na na Jad Racing to, pwedeng pang off-road. O diba, nakita nyo naman nung pagpunta namin sa Lian, kasama ko yung mga big boys, yung mga big bikes. Talagang umu-off-road talaga itong Honda Click ko. Pero kung hindi to na Jad Racing, dito na performance upgrade ni Jad Racing, wala, talo ako dun. Ayan, so ito, nakita nyo naman, kitang-kita yung pisngi ko. Aking pisngi, yan. Aking side. So naka-side mount na camera tayo ngayon. So ano lang to, ginawang DIY ko lang. Actually, wala akong makitang side mount na ano. Wala pang available sa market na side mount. Usually kasi ngayon sa, ano, sa market, ang mga side mount, yung dinidikit lang. Yung naka-3M tape. So medyo nag-Tiger Bug DIY na naman tayo. Alright, so dito muna tayo. Alright, so dito muna tayo sa plaza. Tingnan natin kung papayagan tayong mag-vlog. Alright, so this is Tiger Bug at nandito tayo sa plaza. Sa Rizal Plaza. Sa rebulto ni Rizal. Ang giant rebulto ni Rizal. So ito na yung bagong Coliseum. As you can see, this is the new Coliseum. Rizal Coliseum yan. Dito yan sa Kalamba. Marami yung mga events ang magaganap dyan soon. So pag-usapan natin kung paano ko sinetup tong helmet na to. So nung una, hindi ko malaman kung saan ko ilalagay yung camera. Itong ating GoPro. So sinipat-sipat ko. Dito sa side, dito sa unahan. O dito ba sa tuktok. Medyo mahirapan ako dito pag sa tuktok. Kasi dati nasubukan ko na yan. Nung, so I tried, dinikit ko dito. Masakit sa leeg. Pag dito naman, eh kasi nga motocross helmet to, medyo mababa. Pag tumungo ka, wala na makikita kundi yung sahig. Panel, display na lang ng motor mo. So naisip ko dito sa side. Timing naman, sa mga US vlog na naka-adventure helmet o kaya naka-motocross helmet, usually side yung mount nila. Yung mga mahilig mag-wheelie, yung mga mag-wheelie na mga American motovloggers, usually side mount yon. Madalas ko makita, nakadikit lang. And then I realized, yung mechanism, yung system ng paglagay ng comms, ng communication, ng ating helmet communicators, tama siya. Pero hindi lang masyadong secure. Kasi magaan lang yung ano. Magaan lang yung communicator natin. Hindi katulad nitong GoPro, medyo may weight siya, may timbang. So ayun, medyo minodify ko lang siya. So I bought yung ano, Ejeas V6. V6 communicator mount. So yung V6 communicator mount, ayan. At saka yung ano, yung usual na yung pinandidikit natin na mount, ito yung naka-snap. Okay, naka-snap 'yan. Gusto ko siyang i-hybrid. So ginawa ko siyang hybrid. So pinigdikit ko siya. I used epoxy, regular epoxy natin, yung pula, yung mixture ng dalawang epoxy, yung A and B. So ayun, ginamitan ko lang siya ng epoxy. Ayan, so okay ba? Alright, so ayos, di ba? Matibay. So, ayan, so in-spray paintan ko lang siya para hindi kita yung ano, yung epoxy. Ready na tayo? Ready na ba talaga? Hindi pa. So ilagay muna natin yung microphone kasi sasamahan pa natin ng ano, ng audio. Ayan, so ilagay muna natin yung usual microphone ko na ginagamit. So nailagay na natin yung ano, yung microphone, meron na tayong audio. So, pwede na natin ikabit to. So, ikabit na natin ang ating bagong side mount. So, tanggalin natin yung screw. So, dapat pa ganyan yan eh. Dapat pa ganyan. Subukan kaya natin ano, i-secure ng konti. Para mas secure siya, lagyan natin ng electric tape. Okay. Mukhang matibay naman siya. Okay, so, pwede na natin ilagay yung GoPro.
Pero syempre, meron tayong ojo. So, dapat yung ulan si medium mount ang gamitin natin with the mic adapter. So, kakabit na natin. Alright! Okay, di ba? Maganda. So, yan. Nakita nyo na kung paano ko ginawa itong side mount natin na helmet. Maganda, di ba? Kakaiba yung POV ng ating motovlog. Okay, so, biyahe na tayo ulit. And from now on, medyo kakaiba yung ating POV dito sa Tiger Bug Motovlog. So, ayan. And yung DIY kung paano maggawa ng side mount para sa motovlogging action cam natin. Alright, so that's all for today. Medyo madilim. Ulan kasi ng ulan. So next time, mas maganda yung coverage natin. Alright, so that's all for today. And again, this is Tiger Bug. And again, this is Bien. And you're on Tiger Bug Motovlog. Do what you love and love what you do.